bagong taon na, ngunit mukhang hindi pa rin tapos ang sigalot sa pagitan ni EJ Obiena at ng Patafa. Ito ay matapos irekomenda ng Administrative Committee ng Federasyon na tanggalin ang Olympic pole vaulter sa kanilang training pool nitong Martes. Masasagip pa kaya ang sitwasyong ito o nakita na ba natin ang huling performance ni Obiena bilang isang national athlete? Kahit nagpalit na ang lahat ng kalendaryo, hindi pa rin nawawakasan ang gulo sa pagitan ni EJ Obiena at ng Patafa. Bukod sa pagtanggal sa pole vaulter bilang isang national athlete, nirekomenda ng Patafa na kasuhan si Obiena ng estafa sa di umanong paglustay ng pondo at pagpeke ng mga liquidation reports kasama ng kanyang inang si Jeanette ukol sa sahod ng Ukrainian coach na si Vitaly Petrov. Maging si Petrov ay irereklamo ng Patafa sa World Athletics sa paglabag sa Integrity Code of Conduct at tatanggalin bilang isang coach sa ilalim ng federasyon. Kasama rin ang longtime advisor ni Obiena na si James Lafferty sa mga gagawa ng aksyon ng Patafa at idineklara ang Amerikano na persona non grata. Nakahanap naman ng kakampi si Obiena sa Philippine Olympic Committee matapos sabihin ni POC President Bumble Tolentino na ipaglalaban nito ang karapatan ng atleta na kasalukuyang number 6 sa mundo pagdating sa men's pole vault. Ika ni Tolentino, nasa responsibilidad ng Philippine Sports Commission na ipaglaban ang kapakanan ng mga atleta, lalo na sa isang tulad ni Obiena na may malaking chance sa makapag-uwi ng gintong medalya, hindi lamang sa nalalapit na Southeast Asian Games sa Hanoi, kundi maging sa 2022 Hangzhou Asian Games. Tinawag din ni Tolentino ang mga hakbang ng Patafa, sampu ng presidente nito na si Philip Huico, na paghihiganti lamang bunga ng pagsisiwalat ni Obiena sa mga maling gawain sa loob ng federasyon. Matatanda ang maging si Huico ay idineklara ng POC na isang persona non grata bunga ng kanyang mga kilos na sa mata ng POC ay unethical at hindi nakakatulong sa pag-angat ng kakayanan ng mga atletang Pilipino. Ilang ulit na rin pinasinungalingan ni Obiena ang mga paratang na ibinabato sa kanya, na bagaman mayroong mga pagkakataon na huli niyang naibibigay ang sahod ni Petrov ni isang kusing ay wala siyang ibinubulsa. Ipinaliwanag din niya ang mga nahuhuling pagpasa niya ng mga liquidation report na nakakadagdag sa kanyang mga intindihin bukod sa kanyang pagsasanay sa Italy. Mariin niyang sinabi na siya ay isang atleta at hindi accountant. Magkakaroon pa kaya ng maayos na resolusyon ang problemang ito? Kayo, ano sa tingin niyo ang tamang hakbang upang maayos ang gulo sa pagitan ni Obiena at Patafa? Kung nagustuhan mo ang video na ito, hit that like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ng spin.ph, subscribe na at i-click ang notification bell para maalerto pag meron kaming bagong upload. Salamat sa panonood!